Hello. Yeah, go ahead, brother. Yes. Diba ang paniniwala natin for first 1,000 years, there is only one church, Catholic Church. No? At 15th century, nung magkaroon ng pagtalikod, no? Lumabas yung iba sa pananampalataya. Ngayon, ang ano bang pananaw natin sa kanila? May ituturing pa rin ba natin sila na Kristiyano ng mga lumipat ng sect? Kasi di ba, nasa labas na sila sa sakawan ng Panginoon sa Kristo. O matatawag na silang kulto. Kristiyano pa rin ba o kulto ng maituturing sa kanila? Yun lang, brother. Brother Kenneth Bustamante! Yes, salamat po sa iyong katanungan, kapatid. Totoo yun, no? 2,000 years ago, nandito na ang simbahang Katoliko na tatag ng ating Panginoon. Ngunit may mga kapatid naman tayo na tinatawag nating napunta sa ibang pananampalataya dahil din sa effort ng mga hindi Katoliko na patuloy na nagtutulig sa ating simbahan at ang ating mga Katoliko na mga kapatid ay medyo kulang pa sa kalaman. Pero hindi natin magpagkaila na ito ay nasabi na noon ni San Juan na meron tayong mga kapatiran na talagang hindi kasamahan natin. At yan ay nakasulat sa Unang Juan Kapitulo 2, Versikulo 19. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan. Ang sabi dito sa 18-19, mga anak, ito tayo sa isang version ito. Mga anak, malapit na mga huling araw at tulad ng narinig nyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Opo, no? So yun yung naging mensahe, paalala ng apostol na si San Juan. Pero maituturing ba natin sila na mga Kristiyano? Kung tingnan po natin, napakahigpit po, no? Napakahigpit po ang terminolohiya na Kristiyano o Christian. Dahil ito ay dapat naniniwala sa divinity of Christ na si ang ating Panginoon na pangalawang persona ng Santissima Trinidad ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dapat maniniwala sila para maituturing sila na Kristiyano. Kami dito sa Diocese Pagadian noong nakaraang linggo ay binuksan na po namin dito sa diocese ang synod, no? Kung saan ay meron pong tinatawag na pagbukas sa ating mga kapatid na hindi mga Katoliko para meron po tayong dialogo para sa kanila. At iilan lang po yung iniimbitahan. Yun talagang naniniwala unang-una sa Trinitarian formula ng ating binyag. At pangalawa, naniniwala sa divinity of Christ. At kung ang tinutukoy mong samahan ay hindi naniniwala sa divinity of Christ, hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, yun yung sinasabi ni San Juan na posibleng anti-Kristo yan. Hindi naniniwala sa pangalawang persona ng Santissima Trinidad. At yung mga kulto naman, yun yung mga meron ng iba na talaga ang kanilang pananampalataya, hindi lang tinatawag natin na pumunta, kundi nagtatagpa ng ibang sekta na salungat sa ating pananampalataya, no? So, kung marami na, alam natin, marami na, 44,000 based in the history. Pero sa atin namang simbahan, matapos po ang Second Vatican Council sa Lumen Gentium number 14 na patuloy na sinasabi natin dito sa punto por punto na bukas po tayo, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na hindi alam na merong tunay na simbahan at hindi alam na merong Kristo, hindi alam na mayroong tunang inadoktrina, ngunit napunta doon, napaka-inosinti nila, posible pa po silang maligtas. No? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Juan 16 na merong mga hindi, no? Hindi kasama sa kanyang mga tauhan. Pagkibasa, Brother Dando. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito.
Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ayan, no? Hindi sila kasamahan pero hindi lang doon may tuldok kundi ang sinabi natin Panginoon, dalhin sila. At dapat madala natin sila sa ating pananampalataya na ito ang tunay. Pero kung ayaw talaga nila at magtatag ng sikta, sabi ni San Pablo sa Christian Community Bible sa Tito 3:9 hanggang sa 10, pag tatlong beses mo na silang pinagsabihan, ayaw talaga maghinig, eh lumayo ka na sa kanila. At dapat mag-aral din sila ng kasaysayan at maging bukas din sila. Sinabi, babasahin ko lang itong quotation ni John Henry Cardinal Newman. Sabi niya, "So deep and history is to cease to be Protestant." Na kung babasahin pala natin yung kasaysayan, pagbukas lang tayo sa pagbasa ng kasaysayan ay hindi na tayo mapunta pa sa mga protestanteng simbahan. Pero yung katoliko na hindi babasa ng kasaysayan, posible din na pupunta sa mga simbahang yaon na tatag lamang ng tao. Salamat po sa iyong katanungan, kapatid. God bless po. Brother Jando? Brother Jando? Yes, Brother Ta. Okay, maraming salamat pagkakataon. Malinaw-malinaw naman yung sagot ni Brother Kenneth. Kung tingnan natin, mahirap yung umamin o angkin tayo bilang Christian. Kung ang sabi ni Brother Kenneth kanina, okay, deny natin divinity of Jesus and hindi natin tayo Christian. Kung tingnan natin ang isang dictionary, the New Webster's Dictionary of the English Language International Edition of page 175, yun, ganito po ang ating mabasa sa definition. Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges his divinity. So, ibig sabihin, hindi pwede nga ang ilan. Limbawa, yung Islam, hindi pwede yung tawagin Christian dahil dininay nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ang mga kapatid na itong nating mga bisang po tayo sa definition sa dictionary, yung mga iglesia ni Kristo, ay hindi po matituring nating Christian dahil po dininay nila ang divinity of Jesus. Diba? Mahirap talaga kung magpunta tayo sa Saudi, pag makita ng mga Arabo, yung mga Islam na Marabo, kaya hindi naman lahat ng Marabo ay Islam. Ang dami namang millions na bispo sa survey way back 2008 pa, meron ng 1.1 yung mga Kristiyanong mga Arabo na hindi ibig sabihin na ang lahat ng Arabo ay Islam. Ang dami na mga Arabo na naging Kristiyan. So, kung tingnan natin, nandun ka sa Saudi Arabia, pag makita kayo ng mga Arabo nga nagdadala po kayo ng Biblia, para sa kanila Kristiyan po kayo, eh nagdala kayo ng Biblia. Ibig ba sabihin yung ang ating Panginoon ay tinukso ni Satanas, mga Mateo 4:7 hanggang 10, si Satanas ay nagamit din ng kasulatan, banal na kasulatan. Ang tanong, kay si Satanas ay nagamit man ng banal kasulatan, Kristiyan na po yung Satanas. At ginounter ng ating Panginoon, ginamit ang banal na kasulatan. Diba? Sa panahon yun, hindi pa yung Bible, pero yung binasa ni ginamit ni Satanas, yung nandyan sa part yun sa Biblia. Kung tingnan natin ang Mateo 7:21 hanggang 23, baka ibasa, Brother Jando. Yan ang ating Ano yan, Bata? Ano yan, Mateo? Mateo 7:21 hanggang 23. Sabi sa Mateo 7:21 hanggang 23, ganito. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon. Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So malinaw, kung tingnan natin, ang gawa sa nataurang mga tao is parang Christian. Katulad ng ginagawa ng mga apostol, nag-aral sa Panginoong Hesus, nagpapalayas ng mga demonyo, naggagawa ng mga milagro sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagpagaling ng may sakit,
bakit hindi kilala ng ating Panginoon yung mga naturang yaon, taong yaon, di ba? Kung ating patuloy nating basahin sa 24 hanggang 26, hindi na lang natin basahin. Kung basahin natin, Brother John, doon na tinapos ng ating Panginoon ng isang parable, di ba? Yung nagtatayo na ang atin na lang, ako na lang magbasa, Brother Jando. Ang nakikinig sa pakibasa ng Brother Jando. Ano yung bata ang? Ang karugtong na 24 hanggang 26. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Okay, maraming salamat sa pagbasa, Brother Lizando. Bakit po tinapos ng parabol, naging nagbanggit ng ating Panginoon sa nagtayo ng isang bahay ng doon sa bato at ang imangmang ay nagtayo ng bahay ng dyan sa buhangin, di ba? So, ano po ba ang foundation ng simbahan na tinatag natin Panginoon Jesus? Ay nandyan, itinatag niya nandyan sa bato. Ikaw, Pedro, bato, ay tatayo ko ang aking iglesia. Ano po ba ang bahay? Unang Timoteo 3:15, ang iglesia, yung bahay ng Diyos, sa buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. So, ibig sabihin, yung nangangaral, kahit pa nagpalayas ng demonyo, nangaral pa ng ating Panginoon Jesus, pero hindi naka nandyan na sa siktang natataglang ng tao, pagdating ng katapusan, yung final judgments, yung giingon, yung sabi ni San Juan 15:16 na sabi ng ating Panginoon Jesus, nakikilala ako ng aking mga tupa, ang atang mga aking mga tupa ay nakakilala sa akin. Ang iba't ibang sikta, ano pa ba ang, kung tanungin sila, kilala kayo ng Diyos? Kilala po kayo ni Kristo? Kilala, ano pa ba ang mukha ng Kristo ang kinikilala niyo? Hindi sila, di ba? Wala naman silang imahin ng ating Panginoon Jesus. So yun, mga kapatid, na kailan po ba tayong mga Katoliko maging Christian? Yun sa baptism. Yun ang dahilan na ang isang sanggol, pag tapos na isilang, iparehistro para po siya naging Filipino citizen. Di ba? Para maging Filipino citizen, iparehistro, hindi siya maging alien. Sa ating mga Katoliko, pag isilang isang bata, abinagan para po naging Christian citizen. So, ibig sabihin, maging Kristiyanos tayo kung undergo tayo sa tunay na binyag. Ang tunay na binyag, kung tingnan natin, nandyan lang sa tatag ng simbahang Katoliko para po tayo naging Kristiyanos. Ngunit sa diwa po na ecumenism, ang dami nang gikonsidera pag gagamit lang ng criterion formula, so gikonsidered na rin yun sa simbahan. Yun lang ang ating masagot. Maraming salamat sa pagkakataon, Brother Jando, sa nanaturang tanong. Magandang salamat. Maraming salamat. Okay, thank you, Brother Tonyo. Okay na po ba yun, Brother Tonyo? Okay na po. Maraming salamat, mga kapuntas. To make his message known is our responsibility.